Samantala, alamin naman natin kung mas marami na nga bang kapamilya natin ang umuwi sa mga probinsya ngayong Martes Santo na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Si Ana Cereso, magandang morning. Tita Ana, marami na bang nakapila? Magandang morning sa iyo, Tito Johnson. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dito at tama ka, marami na ang nagpunta dito. Sa Cotagayan, Tito Johnson, kagabi pa lang, marami na ang nagpalipas dito para raw maaga silang makakuha ng mga tiket. Mga ilan dito, Tito Johnson, kasi ng mga biyahe ay fully booked na tulad ng nabanggit mo, yung papuntang Bicol, no, Tito Johnson. Pero ayon naman sa pamunuan ng PITX, may mga regular trips na fully booked na pero may mga bus pa rin na dadating kaya maaaring magkaroon pa rin ng mga chance passengers. Pero nga lang, Tito Johnson, kailangan magbaon ng pasensya. Ang isa sa mga nagpunta dito, Tito Johnson, at nagpalipas ng gabi ay ang 72 years old na si Letizia Lazarte na uuwi sa Surigao del Norte para mabisita ang puntod ng kanyang ama sa unang pagkakataon matapos ang 5 dekada. Kinakabahan siya na sumabay sa dagsa ng mga pasahero, pero napilitan na rin siya dahil ito na lang ang pagkakataon para makauwi. Wala rin siyang sapat na pera para mag-eroplano. Pero naging kampante itong si Letriza dahil makakabiyahe na siya mamaya, makaraang mag-pre-book ng tiket. Aminado siya na hindi siya marunong gumamit ng digital wallet, pero nagpatulong siya para masigurong matutupad ang pangako niya sa yumaong ama na dumalaw sa kanyang puntod ngayong taon. Hiningkayat niya ang iba pang pasahero, lalo na yung mga kapwa senior citizens na gumaya upang maiwasan ang sakit sa ulo. Ayon naman sa isa pang senior citizen na si Vicky Tianes, 11 a.m. pa ang kanyang biyahe ngayong araw, pero nagpunta na sila sa terminal ng alas 10 kagabi. Anya, mas mabuti na ang maghintay ng ilang oras para makaiwas sa aberya. Namatay sila, hindi namin kasama. Yan lang naman ang risk ko sa buhay ko na bago may lang ako mamatay. Kung may perang nanggiling, para kaya ako sa pera para makalapit kami magkakapatid. Kasi kami magkakapatid matutanda. Mas maganda yung malayo pa kumuha na ng ticket. Mahirap yung chance passenger. Mas okay yung dito ka nag-antay. Hindi ka sigurado sa daan kung matraffic. Minsan nangyari na sa akin yun eh. Nagka-aberya kami na platan. Tito Johnson, pinawi naman ng PITX ang pag-aalala ng 2 senior citizen na lalakbay ng mahigit 30 oras sa pagsasabing magiging ligtas ang biyahe ng mga ito. Ayon sa PITX, SOP sa lahat ng malalayong biyahe na may karelyebo ang mga driver. Aalamin naman ngayong araw ng Land Transportation Office kung roadworthy nga itong mga bus dito sa PITX. Kahapon, Tito Johnson, umabot sa higit 70,000 yung mga pasaherong nagpunta dito sa PITX. Ayon naman sa pamunuan ng PITX, Tito Johnson, inaasahan nila nga abot sa 120 to 130,000 kada araw yung mga pupuntang pasahero dito. Pero sinasabi nila, Tito Johnson, na hindi ito magiging kasing siksikan tulad na lang nung Christmas pati New Year kasi ngayon, spaced out yung mga araw na babiyahe yung pasahero. Kasi nga nung Christmas o New Year, lumagpas sa 160,000 yung mga pasahero. Ngayon kasi, Tito Johnson, mula nung March 31, may mga bumabiyahe na. Tito Johnson? Tita Ana, bagamat nabanggit na ng PITX yung paalaala na hanggat maaari huwag magdadala ng ubod ng daming bagahe para sa mga gumagayak ngayon, nag-iimpake ng kanilang gamit, uuwi ng Samar o sa malalayong probinsya, gaano ba karami ang pwedeng dalhin ng mga pauwing probinsya at yan ba'y may bayad? Tito Johnson, ang sinasabi kasi dito, yung sabi ng PITX, yung regular is 5 kilograms, Tito Johnson. Pero kasi mahirap naman din timbangin dito, ang sinasabi nila parang maging considerate na lang din tayo para daw yung iba rin nating mga kasamahan, may mauuwi rin sila dito na mga bagay-bagay, no, Tito Johnson, para daw lahat maipagkasya sa mga bus. Dahil hindi naman daw ito parang eroplano kung saan may space talaga, malaki talaga yung space para sa mga bagahe, Tito Johnson. Sabi ni Kuya Andy, pwede raw magdala ng manok na panabong. Tito Johnson, iwasan na lang dito, no, yung mga nagdadala ng mga buhay, yung mga hayop dito, Tito Johnson, no? Pero lilinawin natin yan sa PITX kung bawal ba talaga magdala dito ng mga panabong. Tsaka yung mga fur babies, diba, kawawa naman kung iiwan sa bahay. Pwede ba yan? Tito Johnson, wala tayong nakikita dito ang nagdadala ng mga alaga nila, no, sa PITX.
Pero Tito Johnson, ayun nga, siguraduhin na lang kung maiiwan natin ang ating mga fur babies na siguraduhin may mag-aalaga sa kanila, may magpapakain sa araw-araw. Tito Johnson? May pinapatanong si Chief. Kahapon kasi nandiyan si Nico Bagsig. May nagtitinda ng taho. Ngayon ba'y meron? Tito Johnson, para sa inyo ni Tito Jeff, wala daw po. Wala daw. Si Liza, meron daw. Para kay Liza? Kay Liza, depende anong pasalubong ni Liza sa akin. Pero kung gusto nyo... Talaga, pati si depende pala yan. Maraming salamat ha, Tita Ana, si Rezo, ingat.